What's up, what's up mga kumag? I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. So, eto na guys, tang ina, bakbakan na ng dalawang matibay sa bracket nila sa FRBL 1UP, shit, Ruffian vs. ManW. Di na ako magbibigay ng insights kasi alam ko, magbibigay ng magandang laban yung dalawang battle MC na to. Ang tagal kong gustong panoorin na to simula nung napapanood ko na yung bracket. Nakikita ko na sila yung nagtapat sa finals. Pero syempre kailangan nating i-ano yan, isa-isahin yung mga battle. Ayoko mag-locktaw. Tapos ngayon, ito na. Andito na tayo sa huling battle sa 1UP Tournament Season 1. Excited na rin ako sa Season 2 ng 1UP. And kasi alam ko na rin naman kung sino yung nag-champion doon, pero so far, focus muna tayo dito sa Ruffian tsaka Manda. Hindi na ako masyadong mag-intro guys kasi gusto ko na mapanood to. Gusto ko nang na-excite ako sa mga bibitawan nila mga bara. Tapos, syempre, tulungan nyo ako mag 1K subscribers mga kumag. As of now, nasa 100 plus pa lang tayo. Pero yan, konti na lang. Push tayo. Tapos yung mga uploads natin, araw-araw naman yan, gabi-gabi naman yan. Tapos kung may mga battles kayo na gustong i-review, i-message nyo lang ako, comment nyo lang, ipipila natin yan. Actually marami na nagre-request, ipipila ko yun. Right after na ito, yung mga request nyo, isa-isay na natin yan. Tapos i-start tayo ng tournament Isabuhay 2020, yung i-ano natin, next na tournament na assignment natin. Kaya siguro mga January, next year, ano na tayo, baka di ko alam kung yung season 2 neto or Isabuhay 2019, pababa tayo, alam nyo na yan. Pero ngayon, focus tayo dito, umpisa na natin to. Excited na ako dito sa anong battle to. Style clash na naman to, parang ManW versus Blaser to yung laban din. Nakikita ko ganun yung magiging battle, dikit. Pero tignan natin kung ano yung mas magiging effective. Huwag natin patagalin to, let's go. Pinili na mauna si Ruffian. Wala pa na, tayo na natin. Wala pa na, para kay Ruffian. Busy na tayo, let's go. Okay na, ito na, bakbakan. Walang bias ha. Yeah. Uunahan ko na. Kung hahanapan nyo ako ng barang nakakatawa, pasensya na. Wala akong dalambalang corny. Kahit alam kong para sa inyo, pag hindi ka nagpatawa, matatalo ka ni Manda, sorry. Kahit alam kong para sa inyo, mabigat na bara pag ang kalaban si Manda, hindi Manda, Tori. Tulad pa rin ako ng mga barang delikadong pamihadong sa inyo lang madidinig. Hindi katulad nitong si Manda, baliw-baliwan, parang si Twengbing Sentiments. Maraming magagalit sa sulat ko ngayon tungkol sa Mighty Liling, pero parang pareho lang naman natin ginagaya si Tweng. Ikaw pang nagbabaliw-baliwan at nagkakalat sa gitna, itatabo ito sigurado. Ako ginagaya ko lang naman si Tweng sa pagdadala ng apoy sa entablado. Kundi base yung katha ko sa overall performance ko sa buong tournament. Yung kalaban ko nung stage 1, di sumipot sa takot. Yung kalaban ko nung stage 2 at stage 3, 5-0. Sweep, winalis ko't sinako. Hindi dapat ikaw nalano yung laban mo nung stage 3. Dapat si Blaser, you're not the one that I prayed for. Okay, singit lang ako, comment lang ako doon guys. Comment lang ako doon, wait lang, isin natin to. Comment tayo doon. Napanood ko yun, diba, yung Blaser versus Manda. Ang boto ko doon is si Blaser. Kasi para sa, na-explain ko naman na yun, pero sa mga hindi pa nakakanood, ang ganda ng laban na yun, and para sa akin, mas naging effective yung mga bars, mga multis, mga haymakers ni Blaser kumpara dun sa mga jokes tsaka sa mga punchline ni Manda. Pero dikit yung battle na yon, sobrang nakakasakit ng ulo. Tapos ano pa, sa preference ko sa dating sa akin ng mga binitawan nilang bara, mas naging effective si ano dun, si Blaser. Kaya yung boto nun 3-2 eh, anyone's game sabi ko nga. Pero yun, na angulo ni Ruffian, pakinggan natin yung pinupunto niya dito. Nung stage 2 at stage 3, 5-0. Sweep, winalis ko't sinako. Hindi dapat ikaw nalano yung laban mo nung stage 3. Dapat si Blaser, you're not the one that I prayed for.
Pero malas ka, ako'y cancer. Mas delikado ngayong stage 4. Kaya... Tang ina. Mas delikado pag stage 4 cancer. Tang ina, lupit. Lupit nun. Delikado ngayong stage 4. Kaya... Kaya pinilain mo. Basag tosi. Sasapak-sapakin sa mukha ako magbibigay ng pasa sa Joker. Jamal Murray, oh. Baka hindi mo nuggets. Nasusuntok-suntukin ko yung bungo mo. Nang tuluyan ka nang maging baliw ngayong may sapak ka na sa ulo. Oh. O baka, ayaw nyo na lang NBA reference. Pwede naman nating haluan ng konting WWE. Kasi kung di ka magkakampyon parang si Booker, kamukha mo si Booker T! Kaya pasalamat ka, pero para ako si Mick Foley. Pasalamat ka, Mankind, Paco, even though you suck. 45 sa likod at sa harap parang Mitchell ng Utah. Kung may kagrupo kang gustong tumulong, edi sa harap ko, humarang. Ngayong pinuputukan ko si Manda, yung grupo niya, maya-maya, bang! Shoutout kay Zaki. Nanonood si Zaki dito. Nakakatuwa lang isipin na si Zaki nanonood dito kay Rafian. Tapos, syempre ito 2021 pa to. Tapos, nung sunugan na season 2 ngayong 2022, naglaban sila. Wala, nakakatuwa lang isipin. Sabi nila, Joker ka man. Dapat niyong tandaan na ang kaharap ngayon ng Joker ay ang alas ng baras. Kung tunay kang malakas na Joker man, dapat sa torneo de Rizal pa lang hinarap mo na ako. Kaso man nung nalaman mong sumali ako, biglaan ang ginawa mo. Sumali lang ako, yung torneo, biglaan niya nang tinakasan. Akala ko ba ikaw yung Joker? Iba't sa torneo de Rizal, ikaw yung sumibat, man. Alam ko mahaba, hindi ko si Batman. Baliw laban sa Madman. Di nyo pa ba napakiramdaman na stilo ko ang buong kabaliktaran ni Manda? Yeah, I'm the man, the myth. Yeah, I'm the man, the myth, the legend. Joker ka, kaya hindi tayo peace. Sabi niya ang makakalaban daw niya next month ang magiging next week. Hindi niya alam na yung week na to'y si Keanu Reeves. Alam niyo na. Tangina, tapos na tol. Perfect na tong ibibigay ko kay Rafian. Ang ganda nun. Yung week na to si Keanu Reeves. So, reference niya dyan si John Wick. Solid. Wala ko ng inungangat na finalist. Matatauhan tong baliw pag inagaw ko sa kanya yung tagumpay na kay Tamis. O matatauhan tong baliw pag kinausap ko andito na psychiatrist. Ba, riling sa baba hanggang mapatulang ka ng paa. Tanungin ka nila kung ikaw ba'y nagdadialysis. Pero, hindi ka baliw, Manda. Napagkakamalan ka lang baliw dahil laruan ka ng rehip mo. Ako napagkakamalan lang baliw pag nagrarap mag-isa, alam niya ni Lils mo. Pag nakita ko tong baliw sa gilid ng kalsada, kahit di ako siklista, papasubuhin ko siya ng deep throat. Sobrang daming foul lines, ako'y graduate na sa free throw. Tapos itatapat niyo ako sa gumagawa ng... Ganda nun. Graduate na sa free throw. Foul line. Paliw sa gilid ng kalsada, kahit di ako siklista, papasubuhin ko siya ng deep throat. Sobrang daming foul lines, ako'y graduate na sa free throw. Tapos, itatapat niyo ako sa gumagawa ng one-liner. Nice try, sir, anak ng tokwa. Di na ako tatamaan sa ilalatag ng one-line, parang atik na sa koka. Si Zaki, tuwantuwa, oh. Gago. Gago si Zaki, tuwantuwa sa gilid. At magpanik ka na tropa. Ba't tinapat mo sa akin yung taga Antipolo City, Bossa Nova? Eh marami tong may COVID. Tsaka ayokong lumuwas at dumaan sa Antipolo. Tropa kasi neto yung mga snatcher dun sa Solid. Pero taga Antipolo din ako. Hindi yan alam ng karamihan. Shoutouts nga pala sa mga kababata ko dyan sa Masinag. Pag pinatay ko tong ating kababayan, huwag kayong masyadong malungkot. Huwag kayong mag-alala. I-re-request ko sa Antipolo na gawing santo tong papatayin kong kalungsod. Putang ina, lupit nun. Kalungsod. Si Pedro Kalungsod, tsaka Kalungsod na taga Rizal din. Pareha sila ng lugar. Okay. Yun ang mabisa. Pero tatatak ko sa history ng Rizal na sa kwentong to'y may mamamatay ding baliw parang si Sisa. Dahil ang paglaban mo sa akin ay pagpapatiwakal. Grabe. And I hope you can sleep better. Heath Ledger, itong si Manda, magpapakamatay lang din na Joker. It's over. Tangin, ang lakas. Ang lakas, tol, sobra. Sobrang ganda nung
round 1 ni Rafian. Punong-puno ng mga punchline, haymaker, sunod-sunod. Wala akong ibang makakomment dito. Kita nyo naman, puro ako poses sa mga haymakers niya. Sobrang bigat, sobrang direkta kay Manda. Tain na, wala. Tignan natin kung kayang ito yung pinakamahirap na siguro pinakamahirap na kailangan lagpasan ni Manda. Kasi sobrang taas ng nagawang harang ni Rafian. Feeling ko hindi kayang maabot yon. Feeling ko lang sa preference ko. Walang kayang makaabot dun sa ginawa niya ni Rafian. Pero tignan natin yung gagawin ni Manda sa round 1. Ha? Pero para sa akin, ang dami. Sobrang daming haymakers. Ang daming mga punchline. Ang bibigat ng mga punchline na binitawan ni Rafian doon papunta kay Manda. Sabi ko nga, hindi pa tapos yung round 1. Sabi ko, 10 points na to, tapos na to. Wala. Sobrang solid. Rafian yun. 10 points. Manda, pakinggan natin. Tignan natin kung paano babalik ni Manda yung ginawa ni Rafian. Game! Check! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at harapan, makinig kayong maigi. Pero bago ang lahat, finals na pala, palakpakan natin ang ating mga sarili. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, nag-freestyle lang yung kalaban. Oh. Ikaw na naman, hindi ka pa ba nadala noon? Tinalo ko na to, tas tinalo ko na din yung tumalo sa'yo, 3 pulgada ang baon. So pag tinalo kita ngayon, wala nang bago dun. Oh. Ating balikan, 4 na taon ng nakaraan. Wala na akong dapat na patunayan pa dyan. Gusto pa talagang umisat ang ina naman. Huwag ka nang magpakabadang 2 beses na yan. Okay. Yeah. Kung pinunta nyo dito ay bars, marami dito magsawa kayo, mga katulad nito. Pero kung pinunta nyo dito ay lap trip, pantagal ng bad trip, entertainment, real talks at poging MC, putang ina nyo, nandito ako. Hindi ko na to pagbibigyan kahit halatang gutom sa bawi mga titignan. Hindi ako natatakot kahit yung bigote mo sa gilid lang. Kayo yung tipo ng mga MC na sa replay lang malakas. Pero ang problema, mga hurado, hindi naman replay yung ginajudge. Uy, Tong, ina. Sakit na. Tinamaan ako dun, ha. Gago to si Manda. Wait lang, ulitin natin, ha. Hurado, hindi naman replay yung ginajudge. Sorry na. Sorry na, hindi naman tayo professional eh, kaya ito lang tayo eh. So, no comment doon. Pero malay mo naman, imbitahan tayo sa mga underground battles, di ba? Wala naman problema, malay mo. Ito si Mando, tinamaan ako doon sa baran niya eh. Ako yung tinamaan doon, Mando eh. Malay mo, mapansin tayo, di ba? Imbita tayo na kung pwedeng ganito, ganyan. G agad, di ba? Tayo ni Manda. Sakit ah. Sakit. Matagal na ang mga hurado, hindi naman replay yung ginajudge. Matagal na akong lumabas sa TV na akala mo si The Grudge bilang suporta ko sa liga, paulit-ulit ko tong tinapos parang ads. Parang dinis na sa kanya yun ah, yung lumabas sa TV, The Grudge. Sino ba nag-diss sa kanya nun? Si Jonas ba? Feeling ko si Jonas eh. So, ang lumalabas sa TV, di ba, si Sadako. Sa The Ring, hindi yung The Grudge. So, ayan. Lalang. Ang taba mo na, homeboy. Onti na lang, malapit ka nang maging tomboy. Bawas-bawas sa pagkain, real talk lang, sorry akin. Huwag mo nang hintagin na ikay tanungin na i-reveal ang iyong napkin. Dahan-dahan kasi sa pagiging masiba, kumi. Magkamukha na kayo ni Motibo, puro kasi kayo lomi. Pares, lugaw, chicken skin. Normal pa ba pagtain mo, tol? E paano ba naman? Present sa lahat ng handaan, kahit hindi imbitado. Laban kasi ang motto ni Rafian, spaghetti pa mo!
Yo! Ako yung one up sa cambio, rekta sa panalo. Ikaw yung four up, oo, mabilis, pero ang laban natin ay paangatan. Alam mo, hindi uubra ang 2-3-4 sa akyatan. Hindi mo gets yun, no? Hindi ka naman kasi marunong mag-cambio, scooter lang alam mo i-drive. Tomboy ka kasi, tapos lagi mong sound trip, God gave me you. 1-2-5. God gave me you, 1-2-5. All around butler to, I'm not your type. Saka na ako, bibilip kung kaya mo nang magpa-hype. Paano mo nasabi na ikay tunay na artist, kundi mo naman kaya something like this. Everybody say, hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Tuloy ko pa ba? Itong si Wilson, wala namang init na ibinigay sa bracket. First time ko marinig si pagkakalam ko, first time ko marinig si Manda mag-flow. Okay. Nanlalamig na kami sa iyo, Kuya Will. Wala ka bang ibibigay na jacket? Itong si Wilson, wala namang init na ibinigay sa bracket. Nanlalamig na kami sa'yo, Kuya Will. Wala ka bang ibibigay na jacket? Puro ka lang naman kasi kahol, Kuya Will. Kaya ka tinawag na papi. Itong si Kuya Will magiging satisfied at happy sa dalakong mabigat na delivery mapapas. Salamat, Shopee. Alam kong nasa isip mo na sana di na ako kasali. Nang sa ganun, hindi ka na sana na-stress sa pinali. Anong pakiramdam na muli mo na namang nakatapat yung ayaw mong kalaban, pare, simula pa nun dati? Grabe! Sa sobra mong kabado at irritable, lagi mo daw nakakalimutang magbuhos ng tae. Finals na! Pero nasa akin pa rin ang favor. Oo, pinilit mo nga maging cancer sa tournament para lang umabot sa stage 4. Tapos nun. Patunay lang na... Hindi ko alam kung rebat ba yun or kasama yun sa sulat niya. Pero ang ganda ng rebat. Sa dulo niya pinasok. Astig. Stage 4. Oo, pinilit mo nga maging cancer sa tournament para lang umabot sa stage 4. Patunay lang na hindi ka nagagaling. Bars ka ng bars, yun lang kaya mong gawin. Bars at jokes, kaya kong pagsabayin. Galit ka sa jokes, pero yung battle namin ni Blaser, nakikitawa ka rin. Yo, paulit-ulit na paninita sa estilo ko, na kesyo mababaw daw, tol, matagal na yung gasgas. Eh, ikaw nga, nagmamalalim, pero di naman maintindihan na akala mo si Pash-Pash. Yo, Pash-Pash, yung kanta yun, guys, yung kanta. Na kalimutan ko kung anong title nun eh. Basta yung kanta yun. Pilit mong ipaunawa, di maunawaan. Paano naging teacher yan? Mas na-appreciate pa nga namin sa'yo ang mga bars ni Peter Pan. Sige! Ipagsigawan mo, gago, na ako'y mababaw sa tao. Oh, ba't ako magmamalalim eh nangingibabaw na ako? Sige, sitahin mo mga jokes ko, tol. Hindi ka nag-iisa. Para mapatunayan natin ngayon na wala kang pinagkaiba sa kanila. Kahit anong sabihin mo sa akin, mahal pa din kita. Tang ni Manda talaga, parang gago. Pero ayun nga, sabi ko nga kanina, yung round 1 ni Rafian, ayun yung pinaka, parang ang taas nung naging harang or kailangang lagpasan ni Manda. And para sa akin, hindi niya yun naabot. Hindi niya yun napantayan sa in terms of power tsaka sa intensity. Andun niya yung crowd, nakuha niya yung crowd, pero iba pa rin yung pagkuha ni Rafian sa crowd, lalo na sa mga haymakers, yung mapapasigaw talaga dahil sa bigat ng mga bara, ng mga punches. Kaya para sa akin, hindi naabot ni Manda yung ganong power tsaka ganong intensity. Kaya bibigyan ko to ng 9 points para kay Manda. Para sa akin, Rafian yon yung round 1. Sobrang, in terms of mga haymakers saka sa mga punchline, kitang-kita, lumamang dun si Rafian. Kaya para sa akin, Rafian yung round 1. Tapos, siguro, ang nagkulang lang kay Manda, yung mga, yung jokes niya andun, power niya yan eh, strength niya yan eh, hindi mawala yan. Siguro, sa
hindi niya natapatan yung mga punchline tsaka sa mga haymakers, hindi niya natapatan yung mga nagawa ni Rafian. Kaya yun, para sa akin 10-9 in favor of Rafian sa round 1. Round 2. Yo. Si The Grudge daw yung lumabas sa TV. Ang tanga mo, ganito lang kalaban sa dako. Okay. Okay. Ganda ang rebat sa dako. Good. Kailangan pa ng yo-yo ng mga tao para lumakas siya. Mali ka pa't mali ka dyan, kapatid. Di makatayo sa sariling paa si Manda. Stand up, kumidyan ka pa man din. Kilala natin si Manda bilang palatawa. Kaya bigla ko lang natandaan na kung sino nga pala yung palatawa, sila pa yung may mabigat na dinadamdam. Nung laban nila ni Blazer, nung masayahin niyang karakter, biglang nag-reverse na bago. Umiyak kahit kalaban niya na nga natalo. Ganyan talaga pag alam mong di mo deserve manalo. Dahil tawa sila ng tawa, akala mong patok na patok ka. 3-2 yung score, last trip yung battle, tas yung isang judge na si Araw, sabog na sabog pa. Malamang tatawa talaga. Kaya may hiling lang ako sa inyo para sa mga kalaban nito maging patas. Kung manonood kayo ng laban ni Manda, huwag muna kayong sisindi para hindi naman kayo maging bias. Nagkayahin yung mga sinasama niya sa event na kung kumasta, akala mo mga sabog na sabog. Putang ina, early at mids lang naman pala, ini-smoke. Ang sakit niya sa lalamunan. Kaya kahit walang kwenta sinasabi ni Manda, pinipeke nila mga tawa, pinapahalata pa, nakadubi mga gagi. Yung mga mata, pinapapungay para chinito pa kunwari. Pag may nakita ko sa mga kasama mong namumula mata, dudukutin ko yan isa-isa para Uchi at Itachi. Nabanggit pa bigla yung kapatid ni Sasuke. Tanga yung aking sinabi, merong bearing man. Di ka napatay ni Blazer, hiniram ko sa kanyang ipuputok sa'yo na barely with sharing gun. Headshot! Itong sobrang itim din na makita pag nag-brown out. Black clown, sinisigaw nyo, Manda, Manda. Baka pag pinutukan ko siya, isigaw nyo, Manda, Manda. Tangina. Konti pa. I-perfect ko na to kay Rafian. Medyo nakukulangan pa ako sa mga haymakers. Pakinggan pa natin. Nasa gitna pa lang naman siya. Pero solid ng mga nabitawan na niya dito. Konti pa. Let's go! Mayday! Silipin nyo na lang si Man sa salamin ng kabao ngayong araw kanyang death day. O silipin nyo na lang si Man in the mirror na yung kanta ni MJ. Mayday! Pumunta lang ako dito para kunin yung 10K. Dahil sobra mong whack, Brad. Super Mario, pag nakuha na yung coins, matik na yung 1-up. Ang ganda nun. Kasi, I guess ko yun kasi naglalaro ako ng Super Mario. So, kapag nakaipon ka ng 100 kasi na coins, matik yun, may isa kang buhay. 1-up. So, ang ganda na yun ng reference niya dun. Nakuha na yung coins, matik na yung 1-up. Dapat dun palang alam mo na, hindi mo ko dapat palagan. Super Mario, nung nakuha ko na yung star, kahit sinong bumangga ako'y malabo na tablan. Okay, Super Mario reference, nagets ko rin yun, yung star. Pag nakuha yun ni Mario kasi, kahit lakad-lakad ka lang, goods yun, hindi ka tatablan. Pero may limit yun. Magkasanang magdamdam, pero mula noon hanggang ngayon yung estilo mo, pang-unggoy pa rin. Sakto yung estilo ko, parang monkey eating eagle, yun lang ang gusto kong ipabatid. Kaya hindi uubra yung pang-unggoy na estilo ni Manda sa estilo kong parang agil ng Manda Ragit. Tapos, sinasabi mo na mas malakas ka na kaysa dati? Grabe! Gumising ka sa illusion mo man. Mula noon hanggang ngayon, estilo mo pang-unggoy pa rin. Parang di naman totoo yung evolution of man. Dati, mas malakas, mas lumakas. Baka hindi mo nakayanin evolution ko, Repa. Habang buhay ka nang mananatili sa jokes ako, habang buhay mananatili sa bars, reclusion perpetua. Grabe, Rafian, putik. Ang lakas niya dito. Kakaibang Rafian to. Ang lakas niya dito, promise. At yan ang ipapataw ko sa iyong sintensya.
Dahil addict ka, di lang to nakukulong kasi asset siya. Nung laban nila ni NM, inamin na nagkasabay daw sila sa pwestuhan, mga chong. Nagkasabay kayong gumamit, pero bakit? Ilang araw makalipas, si NM lang nakulong. Kasi nga asset ka. Pero NM, huwag kang mag-alala, ikaganti kita, mabait puto. Dapat ang papatayin ko si Blaser, pero pwede na tong asset, mga sir, pamalit ulo. Pero puto na ko, hindi barel. Tapos na, guys. Ito na yung inaantay ko. Wala, sobra. Sobrang punong-puno na mga bara dito. Mabibigat na bara. Wala. Tain na. Hindi... Asa? Tain, lakas. Ang lakas ni Rap yan. Wala akong masasabi sa mga binibira niya dito. So, looking forward kay Rap yan sa flip top. Tain na. Paano siya paghahandaan? Iyon yung magiging thoughts ko. What if pumasok na si Rap yan sa flip top? Paano siya paghahandaan ng mga battle MC doon? Kasi si Mando nauna na eh. Diba? Malay mo sa ahon, lumaban si Rafian. Iba rin ang nakatutok sa sentido ni Nico Manuel para yung pagkamatay niya masalimuot at di nyo basta malimot. Tsaka ko sasabihin na si Manda baliw dahil sa gilid ng ulo niya may umiikot. Oh! Dahil si Nico Manuel, andito na sir! Halina't ating testingin! Sick nga tong si Rafian kung laughter is the best medicine. Oo, sick ako, Nick. Dapat alam mo na yan, Ropa. Napag-iwanan ka na ng panahon dahil masado kang bobo, Nick. Kaya tangan ko na corona. Dalawang buwan preparasyon hiningi niya. Tapos na-extend pa ng isang buwan kaya nainip ako ng sobra. Sabi ko kay Osi, yung pasensya ko kay Nico manipis na. Gusto ko na siyang patayin. O sabi ko sa Yossi na ang pasensya ko kay Nico, tindong biso. Pasensya ko kay Nico, tindong biso. Prasipa, smoke you, bitch. Baka kailanganin ni Manda sa, ng filter sa mukha niya pag binigyan ko na siya ng sunod-sunod na hits, lusog-busog ba kids? Yan ang di kayang gawin ng idol nyo. Kasi peke itong Makata. Pero ba't sa mga bata mo hindi nawawala yung salitang burat? Sumubo ng burat, mukha kang burat, spin-up-des ng burat. Baka peke itong si Manda. Di mo na kailangan tumanggi. Best, umamin. Nung laban mo kay Blaser, pinisil-pisil mo pa yung muscle. Close na namin. Kung sasabihin mo na yung pagiging joke lang mo, joke lang, jokes are half-made. Kaya sige na, Amanda. Subo mo na tong matulis kong kargada. Parang kaarawan ng bata itong payaso, susubo ng espada. Kaya sige na, Amanda. Bigyan mo na ako ng BJ. Palabasin mo na to. O kaya kung ayaw mo naman, total nalaman namin bakla ka pagkatapos mong makalaban si Kenneth. Salsalin mo ako! Saka chuchu! Saka chuchu! Chuchu ni Osi, itong dating aso ng RPN na ngayon tuta ng Dunggalo, napilitan ng lumapit. Nalaman niya kasi may premyong pera tong tournament, kaya napilitan siyang bumatel. Bumalik sa FRBL nung nagkaroon ng pera. Very nice, kapal mukha to. Tumalino nung nagkaroon ng Pennywise itong payaso. Pennywise. Dapat tumanggap ka na lang ng deliver man. Bumalik-balik ka pa, di na namin kailangan ng baliw sa FRBL. Nandito na si Peter Pan. Pero si Nico, banu yan. Tignan natin kung kaya niya akong sabayan. Lakas. Wala naman kay Nico ang pagiging Makata. Tanggalan ng M para Akata na lang. O tanggalan ng M yung Manda. Anda, yun yung pera na wala ka. Hinamon ko ng pustahan, di pumalag dahil broke. Di ko na lang tinanong kung bakit, bro. Alam ko naman kasi na ang budget ni Mandy pagdating sa money low. Shanti, dope, malayang god. Kasi tatapat mo ako sa tinalo lang ni Yang Wan, doy! Lalang choy! Nung sinabi tatapat sa akin yung natalo na sa Philippine Rap Olympics, sabi ko, di na po. Tama ka, ako'y guro. Kaya wala nang posisyon sa akin nang natalo na sa PRO, GRO, kanyang ESME. Oops, huwag na pala natin banggitin. Baka tuluyang magalit ng Joker pag dinamay ko pa kanyang Harley Quinn. Kaya sa aking mission, itong si Manda Ratratin. Kung gaano kadaming bala, huwag nyo na akong tanungin. Pero kung ikukumpara sa FHM, dito sa FHM, mas marami pa akong ilalabas na magazine. Huwag ni Manda. Yun ay papatayin kita, Manda, sa Mandarin. Time na din. Fucking ina mo. King ina mo, Rapian. Ang dami, punong-puno ng mag-explain mo ba ako doon? Parang di na nga ako pinakinggan ko na lang eh. Iantay ko na lang matapos yung mga bara niya, kasi bara after bara yung nangyari. Mag-speech siya ng ganito, tapos after nun merong kasunod na malakas din, diba? Ewan ko, puta.
perfect 10 pa rin to kay Rafian. Di ko na masyadong explain yon, di ko na masyadong elaborate yon. Malinaw na malinaw yon, Rafian yon. 10 points yon, deserve niya yung 10 points. Perfect talaga yon. Tignan natin kung malalagpasan ni Manda yung round 2 ni Rafian, kasi yung round 1 hindi niya naabot, hindi niya nalagpasan. Pero itong round 2, tignan natin kung kaya niyang maabot yon. Ah, na starstruck ako dun sa mga bara ni Rafian dito. Although napanood ko na si Rafian sa sunugan, pero iba. Iba yung Rafian dito. Tang inis. Yan, tuloy natin to. Yo! Sinabihan mo akong unggoy. Wow, guwapo ka. Saan banda? Masasabi kong ako ay magandang lalaki kasi gawa ako ng Diyos. At ang lahat ng gawa ng Diyos ay maganda. Wala akong pake sa mga sinasabi mo sa itsurang to. Panis ka pa rin gago kasi maganda yung asawa ko. Pwede bang pakibawas-bawasan yung yabang mo sa katawan? Pa-English-English ka pa. Repeater ka naman. Pana-mention kay Dats at Blaser, halatang bitter ka man. Sawa na kasing tsupain yung ox magat R-zone. Gusto niya ibang titi naman. Paano to naging deserving? Wala namang malupit dyan. Mga nakalaban mo, puro bonus. Tapos yung isa ng Indian. Ako, tatlo, pinatay ko ng malinis. Sino ngayon sa atin ang magaling na hitman? Parehas tayong Rizaleño, pero sana naman wag mong ipagpilitan ang ating level at antas, Antipolo to Baras, malayo pa din ang pagitan. Estilo mo may pag-igihan, di matuturing na pandiinan. Ako all around true mabaho, parang inabsinan ng kapalitan. Yung laban nyo ni Tantan, umikot lang sa star reference. Kala mo pang matalino? Hindi, katangahan. Pag ako nagpaikot ng star sa'yo, sa ulo mo makikita pag ikay aking pinangahan. Tingin ko sa'yo yung lambutin. Kaya ba ng buto niyan? Tingin ko sa'yo lambutin. Kaya ba ng buto niyan? Hinamot siya na sutukan ni Tantan, hindi pumalag kasi ang gusto niya sa bunutan. Papusta-pustahan ka pang nalalaman. Wala akong pera. Ginawa mo pa tong video karera. Ba't ka nag-aamon na pustahan? Para kunyari matapang, talagang hangal to. Di mo alam, matagal na akong tumataya sa mga ganitong laban. Matagal ko na pinupusta dangal ko. Saka bakit mo dinadamay si J-Block sa battle, pare? Hindi yung kasali. Bakit mo tinitira? Aminin mo na lang na idol mo si Junel. Pares lang naman kayong mahilig sa matandang mayamang single mama, maladilema. Ayoko man dami na siyota, pero Miss Eli, hanggang kailan ka magtitiis? Mahal ka niya, pero di ka naman piniflex. Binibigyan mo na pang load, pero di ka man lang maitext. Ganyan talaga best, pag mahal pa si ex. Huwag mo sanang dibdibin mga sinasabi ko, wala ka naman dibdib. Masyado lang kasing press ko tong si Wilson, lagyan mo na ng X. Hiwalayan mo na lang, huwag mo nang ipatulpo, total sinasaktan ka lang naman nitong si Rap Davis. May nalalaman pang pa-spirit-spirit bomb tong si Bobo. Naapektuhan na yung utak mo ng quarantine, loko. Ano bang brand ng vaccine mo? Ajinomoto? Takina, dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay eh. Alam nyo ba sa Antipolo, dumayo to sa amin. Minsan na nga lang tayo mag-inom at mag-jamming, muntik pa tayong makabading. Ang pangit mo kabanding. Ang inabibili na nga lang kasi tayo napulutan, gusto mo lugaw pa. At minsan ka na nga lang magpalugaw, plain pa. Ang haba ng preparasyon, sa totoo lang isang oras yung round 1 ko. Pero no choice, kundi i-compress ang time, hindi na rin naman dapat patagalin pa lifespan mo. Patay na sana to nung nakaraang Agosto. Para sana magpaparamdam ka na lang ngayon na parang gusto. Pa-NBA-NBA reference pa to. Kala mo naman, bowler na magaling. Ba't ka nagre-reference na ganyan? Di ba, Jolin lang alam mo laruin? Gusto mo, basketball na lang tayo, men. Puta, pag ako nag-crossover, iwan pati hugasin. Unang ball pa lang, mawawalan ka na ng tiwala. Unang sasabay ay kawawa. Iiwanan kang bali-bali ang buto. Basketball ng Bisaya. Hindi mo ako Hindi mo ako magaling makukuha. Parang scholarship ni Axie. Si Baksakit itong nagkamali ng pinasok fake taxi. Grabner!
Rappler, sarap battle, halimaw pa kay Baki. Ako yung Loki na magkakampiyon. God damn, ako si Zaki. Now, sa mga nagpe-predict na puro patawa lang ilalamang ko, pwes ibahin nyo. Dahil titiyakin ko na pagtap... Saan nag-champion si Zaki, guys, bago sa sunugan? So, may idea ba kayo doon? Kasi gusto ko mapanood yun. Yung tinutukoy ni Manda, champion si Zaki. Pero saan? Diba? Hindi ko alam kung saan. Pero sana ma-enlighten nyo kung saan. Tapos tignan natin, panoorin natin. O si Zaki! Sa mga nagpe-predict na puro patawa lang ilalamang ko, pwes ibahin nyo. Dahil titiyakin ko na pagtapos nito mga fans naman ni Wilson, paiiyakin ko. Ipapaanod sa estero, bangkay nitong nanlabang hangal. Manda lang sa kalam, rap yan sa kanal. Yo, kahibangan ang lumaban pa, nabubuang ka na. Agiw, napatunayan kong mas baliw ka, kasi pumapatol ka sa baliw. Baliw! Okay. Real shit. Real shit tayo. Bigyan ko to ng 8 points para kay Manda. So, 8 lang kasi feeling ko mas malakas yung round 1 niya. Marami dong... Although, yung jokes niya sa round 1, andito pa rin naman sa round 2. Kaso, ang pinagkaiba lang sa round 1 and 2 ni Manda, para sa akin, sa preference ko, yung mga punches, yung mga punchline, yung mga haymakers, yun, mas complex or mas dikit-dikit din yung mga haymakers niya doon sa round 1. Pero dito, nag-focus siya sa ano eh, sa jokes. Yung jokes niya yung nagdala dito. Pero kung ikukumpara natin yung mga haymakers tsaka na mabibigat na suntok yung mga direkta, mas marami yung sa round 1. Kaya hindi ko ipapares na score yung round 1 and 2 ni Manda. Medyo nakulangan ako sa mabibigat na punches dito. Nag-expect ako ng mas malakas dun sa round 1, pero ang nangyari, okay naman. Nakulangan lang ako sa mga mabibigat na sulat, bigat na punches. Kaya yun, 8 points lang para kay Manda sa round 2. So 9 and 8, 17. Kay Rafian merong 20 to 17 in favor of Rafian sa round 1 and 2. Round 3, pakinggan natin. Hindi pa tapos. May chance pa. Panat, Rafian, pakinggan natin. Rafian sa kanal, puta nung sa kalam. Manda sa itim mo, baka sa kalan. Tapos, akala ko mabubusta kayo. Sayang naman yung pagpunta namin at pagdayo. Video karera daw, sayang yung pera nyo, naitayaan nyo sana sa kabayo. Oh! Tapos, Kumecha! Ang lumang putaheng hinahain sa inyo ng Joker na hanggang ngayon, pasok pa rin sa panlasa nyo. Pero tignan natin kung saan mapunta tong Joker ngayong nandito na balasador. Sa usapan ng mabibigat na MC sa Rizal, Manda, hindi ka kasama doon. Kaya sa mesa namin, doon ka sa gilid, hoy. Yan ang pwesto ng Joker para lang malaman. Dahil alam naman natin wala nang pakinabang sa Joker pag malakas ang barahan na usapan. Kaya masinabi kung ikakaon ko tong Joker, ibabalik ko lang siya sa lalagyanan. Kaya tawanan nyo ng tawanan. Okay, ang ganda ng reference niya. Reference niya doon is baraha. So sa gilid lang. Diba yung mga Joker sa baraha na sa hindi naman kasama yun sa laro. Tapos pag sabi niya ilalagay kita sa kahon, ilalagay kita sa lagayan. Okay, nagets ko yung punto niya doon. Ng pakinabang sa Joker pag malakas ang barahan na usapan. Kaya pag sinabi kung ikakaon ko tong Joker, ibabalik ko lang siya sa lalagyanan. Kaya tawanan nyo ng tawanan para magpatuloy ang sumulat ng mga walang kapararakan. Tatlong buwan kayong nag-antay, tas ganito kababaw na banatan lang pala inaasahan. Kaya kong gumawa ng ganyan ng magdamagan. Ang kaso lang, gusto ko kayong bigyan ng magandang laban. Pero sige, paboran, yung itong gumagawa ng walang kwentang one-liner. Itong nagtitipid sa sulat. Gusto nyo ba talaga siya o baka one-liner lang din ang kayang iproseso ng maliliit nyong utak? Kung ginagawa mo, wala nang kwentang one-liner. Tapos yung sinasabi, wala ding kwenta. Yung rhyming, sobrang random.
sabi niya sa kalaban niya last battle, kung ikaw may bar, ako naman si extended. Pare, sobrang whack nun. Kasi yung mga hangin ng fans na ang tataas ko nun ng standards, pag ganitong balagtasan na yung platform, mapapatanong ka naman sa idol nila kung nasa na yung art form, o nasa yung ceiling. O nasa yung ceiling sa paggawa ng walang kwentang one-liner. Punchline ko, nag-iiwan ng black eye, parang eyeliner, one-liner. Tal, sobrang random mo mag-rhyme, itutugma ko doon, G-liner, para lang mag-angas. At para itong kumidyanteng tarantado, mamatay sa pamamagitan ng bus. Pero, kahit di siya magsalita, magtanga-tangaan lang siya sa gitna, at baguhin niya ang ekspresyon ng pangit niyang mukha. Tawa pa rin kayo ng tawa, oo, daming laugh trip. Patunay lang na sobrang luma na ng estilo niya dahil yung nagpapatawa ng di nagsasalita matagal nang nagawa ni Charlie Chaplin. Pero bilip pa rin niya yung sa Joker. Poser yan! Akala ko ba pinaglumaan na ng hip-hop ang disenyo nitong Joker, parang Joker brand. Pero mahiya ka naman kung ganyan pa rin ipapakita mo sa kanila, Mandabi. Magpalitbihis ka naman. Luma na yung pinapanguya mo sa nanonood at judge, Mandabi. Fresh naman dyan. Nagbubblegum reference siya doon. Judge tapos fresh. Ewan ko, be fresh yun. Kasalanan niyo, Manda B. Fresh naman dyan, pero kasalanan niya. Manda B, fresh naman dyan. O that judge, Manda. Magpalitbihis ka naman. Luma na yung pinapanguya mo sa nanonood at judge, Manda B. Fresh naman dyan, pero kasalanan niya. Kasalanan nyo yan! Kasi kahit wala nang sinasabi, laugh trick pa rin kayo. Hindi na healthy to. Healthy lang sila pero hindi ka heavy, bro. Sa mga tropa kong riders, wag na kayong dadaan sa Manda kasi ang daming healthy, yo. Manda healthy. Tutungan! Galing! Tangin ang galing. Lakas talaga ni Rafian, putik. Ang sarap niyong kutungan! Ang sarap niyong kutungan o dagukan! Kung sa bagay, tattoo artist nga pala yung idol niyo, kaya handa kayong mabatukan! Pero kung may pera naman kayo, huwag kayong magpapatattoo dyan. Dahil yung ginagamit niyang tinta, nabubura, nawawala yun. Tas kadiri itong artist, tatlong buwan kung magpalit ng karayom. Pero hindi mo ba napansin na hindi ko man lang binanggit yung pagkatalo mo sa akin dati? Kasi pare, minsan di ko yung tinuring na pagkatalo buwan kung magpalit ng karayom. Pero hindi mo ba napansin na hindi ko man lang binanggit yung pagkatalo mo sa akin dati? Kasi pare, minsan di ko yung tinuring na pagkatalo. Pagkatapos mo akong hudasin dahil yung 3-2 na laban natin, idolo ka pala ng isang hurado. Pagkatapos mo akong dugasin dahil 1 minute per round lang na pag-usapan natin yung sulat mo pang 3 minuto, ako na lang nagpaubaya. Pero ako na lang nagpaubaya kasi alam kong lahat gagawin mo dahil di mo ko kaya. Kaya tinanggap ko yung pagkatalo o ako yung nagparaya. Pero nung gabi niyo napatunayan ko na ang apelido ni Manda Raya. Okay. Kaya sige, natalo. Pero hindi man lang yung nag-iwan ng marka, sumugat na wala rin. Tattoo artist ka pa naman, pero kung sumugat, di malalim. Ang mga sulat niya na alanganin. Kung sa bagay, ayaw nga daw pala niya sa malalim, pinagsisigawan pa sa mga battle. Nung sinabi mo yon, reaction ko na lang, brother, wow. Ayaw mo na sa malalim, palibhasa ilang dekada ka ng rapper, di ka man lang nakaahon sa underground. I am proud na meron akong sarili. Ayun, hindi ka man lang nakaawon sa underground. So ngayon alam naman natin na si Manda is nasa flip top na. So kudos kay Manda. Ang rapper, di ka man lang nakaawon sa underground. I am proud na meron akong sariling estilo. Hindi katulad ng idolo ninyo na ginaya lang yung estilo ni Saito at Nikki, Sherlyn at Husky, yung magbabayaw dun sa 3G, matagal na yung pinakita sinyo. Pero teka, yung mga komedyante, ba't nakakatawa? Anong pagkakapareha? Isipin niyo yung mukha ni Baba Luchitae, Saito Nikki, tapos idikit niyo sa mukha ni Manda. Oh, wala akong sinabi. Pero pare, di ka ba nagtataka na baka kaya ka nakasali sa pang-contest ng Dunggalo kasi nga humahanap si Andrew ng pangit? Baka magalit kasi dinamay ko si Kuya Andrew. Hindi ko siya titirahin, huwag kang matus, pwede ba? Pero pag pinaulan ng kita ng bala ko yung brutal na version ni Andrew, iyak ko si Pooch! Belly gun! Iyasak ko kong tagpo!
parang hango sa lumang Pilipinong pelikula, sasabihin ko lang. Dahil parang kung mga tong bida, kailangan talaga ng komedyante yung pagtitripan. Kaya awat-awat na sa tawa-tawa kung ayaw nyo mga utak nyo manatili sa kababawan. Pero kung ayaw nyo naman, wala akong pakileche. Di ko kailangan ng tawa-tawa nyo, wala akong dengue. Tangin ang lakas nun, tawa-tawa, wala akong dengue. Okay. Tangin na yun, tawa-tawa, ano yun? Herb. Halaman. Ha! Tangin na, Rafian. Solid, solid mo. Kaya yung pusta nyo, sige, sa kanya nyo i-depende. Dito sa Joker na nabunot lang sa barahang pangsugal, kaya ba't ako matatakot? Ako'y demon, ako'y sigamatayang nabunot pa sa barahan ng tarot, tarot na pinadala ni Ozzy, isa sa tatlong Diablos. Pumulong sa akin yung demonyo. Patayin daw kita dahil di tayo magka-level sa nagpumilit. Kaya yung pagkamatay mo, wag mo isi... Kaya yung pagkamatay ni Manda B, wag nyo isisi sa akin. Parang Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Oh, naging horror pa bigla. Kasi nga ayoko ng comedy. Palibasa, tawang-tawa kayo sa pinapalabas netong parang pang Private Benjamin. Ako pang gera, parang Saving Private Ryan ang dating. Kaya pag may nakita kayong bilog na pula sa ilong ng payaso, nakatutok lang ako mula sa malayo. Kaya kitang patayin ng one hit man. Kung gusto niya naman close range malapitan, gamitan kaya kita ng Kung Fu Wing Chun, what if man. Nung last battle mo, tumatak na linya, boso-boso, ganun sa bara kong hala-hala. Napansin ko rin yan, ayaw nga pala sa malalim, kaya sumakay na lang sa barko tong seaman. Nabaliw, parang nakadiw yung mga nagsabi na ikay magaling, maganda sa mabait na sasabihin. Yung mga nagsasabing magaling na tong baliw, baka may sakit na din sa isip. Kasi nakikita niyong magaling na tong si Manda, nakikita niyong magaling na to, naaaliw na lang ako. Kung may nakikita kayong di gumakita, baka baliw na rin kayo. Nahawa na sa'yo. Palibasa ka. Inarap yan, tol. Grabe, grabe. Grabe yung Rafian dito. Wala na akong masabi. Sobrang lakas. Angahan ka mang mga nang gusto mo laging itampok. Nasa pa rin ang inyong Lodi Cakes. Fuck man, Davi. Buti pa si Omar B. Gusto yung utak ma-educate, ma-elevate. Patay na to. Hanapin nyo na lang yung labi niyang kapikat na second rate. Ang tunay na champion dito ay kayo. Enjoyin mo na lang pagiging second place. Pero pag nanalo pa rin siya, di na ako magtataka. Kung paganahin na naman ang payaso ang mga munti niyang mahika. Dahil ilang beses na ba nangyari na yung mga pabara-bara niyang sulat, tinalo yung mga MC na tunay na may utak at para patayin siya, preparadong talaga. Pero hindi naman mahalaga sa inyo kung gaano kahanda, basta nakakatawa yun lang ang mahalaga. O baka hindi nyo lang naranasan mag-children's party, kaya mas inaabangan nyo yung payaso kesa sa hinahanda. Pero matatalino na daw mga MC sa FRBL, pati mga nakikinig. Kaya takot nang pumasok yung mga taga-ibang lugar, balita ko. At naniniwala din naman ako doon. Pero saan gawin yung kampyon at patunayan yung mali ako? O saan gawin yung kampyon na maging katawa-tawa mukha ng ligang to? Pero ako, manalo-matalo si Rafian. Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas. Malamang lahat kayo ngayon ako ay kilala. Andito na naman sa senaryong may isang salarin at may isang biktima. Kundi magkampyon tong idol nyo, pasensya na. Maling tinapat nyo ang Joker sa ace ng baras, kaya bars ko ang matitira. Hindi na ako masyadong magko-comment doon, guys, kasi rinig nyo naman, grabe yung mga punto, grabe yung mga haymakers, mga punchline. Sumusugat talaga yon. So, perfect 10. Perfect 10 yun sa all 3 rounds ni Rafian. Consistent. Consistent si Rafian. Yung power, yung intensity, yung punchline, yung haymakers. Lahat. Same level. Hindi siya nagpabaya dito. Well prepared siya. Kaya, wala tayong comment doon. Napaka tas yung delivery niya pa, sobrang ganda. Yung aggressiveness niya hindi rin nawala from round 1 hanggang round 3. Sobrang ganda ng performance ni Rafian dito. Kaya all 3 rounds Rafian 10 points, 30 points sa all 3 rounds ni Rafian. So si Manda, tignan natin kung kaya niya mabawi. Pero I think kahit makakuha si Rafael ng si Manda dito ng perfect 10, hindi pa rin naabot kasi 9-8 na siya sa rounds 1 and 2. Pero tignan natin.
Ano ba? Go! Manit na, huwag mo pang natangang. Ang tagal ng rounds mo, nakatulog na ako, gago ka! Tinitira pa yung pagtatato ko, paulit-ulit. Ang tanong ko lang ay bakit? Nakakatawa lang isipin na tinitira yung aking talento na nanggaling pa sa taong walang talent. Yes, 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 you! Tang ina mo! Yes! Tang ina mo, akala ko pa naman okay tayo. Sa bagay, matagal ko nang napatunayan na ikay pakitang tao. Ginachat mo lang naman ako pag may bold akong bago. ito ba yung idol nyo? Nag-record sa cellphone. Pati yung recorder nila na tinuring kang pamilya, iniwan mo. Kakanood mo kay Rendon. Naglilo ka sa grupo ni Balong at naghanap ng ibang recording. Tawag sa'yo, Balimbing. Alam mo siguro astig, pero para sa amin, hindi ka astigin. Hindi ko yung sinadyang mag-double meaning. Puro ka na lang, 24 bars sa kwarto, hindi ka na nakakapaghugas ng plato. Puro ka bars challenge, pero yung challenge sa araw-araw na buhay, di mo magawa ng maayos. Whoa. Natuto lang magbaraha, alas ng baras na. Feeling to. Galit na galit pa sa video pag umi-spit na kanyang mga liriko. Saka na kita re-respetuhin pag wala nang ja-ja sa feelers mo. Saka dali niya kung may sipa, 619 Rey Mysterio. Tatataka ko sa tenga mo, left-right combo, parang todo panning stereo. Makulit daw yung mukha ko. Di ba si Oxmag yun? Nilalabas ko lang naman ang aking ekspresyon para mabilis nila akong magets ekspresyon. Pumabangit lang naman mukha ko pag nakakarinig ako ng bano. Di ko malabas yung game face kasi tapos na yung laro. Halatang pasimpleng addict tong si Gago, magaling lang magtago. Paano mo ako makakain kung ikay palong-palo? Sanay ako mag-beef. Kakarnihin ko to ng buo. Madali ko lang papalambutin sa mga bago kong pakulo. Mararanasan mong maghahasa ng tragic over ang magiging panic. Mapapahiya ka sa pagpili sa akin na parang na-clickbait sa public. Yo! Tas ang dami mong reklamo sa gobyerno, ang ginagawa mo lang naman sa bahay kahit tulog. Galit na galit pa sa PhilHealth na kesyo magnanakaw daw. Hindi ka naman naguhulog. Nagpapakabayani, hindi naman beneficiary. Trying hard maging boss ng bayan pero wala pa namang nagagawang maganda sa bayan natin. At alam nyo ba ang sumisira sa image nitong si Bano? Yung pagiging bastos mo sa kabila ng yung pagiging guro. Tol, pagtapos mong bumatil, ano na lang sasabihin ng mga estudyante mo sa'yo? Teacher, teacher, napanood kita sa YouTube. Sabi mo gusto mong putukan yung baby. Oh my! Anong ipapaliwanag mo doon? Walang yaka. Kahihiyang ka sa mga ipinaglalaban na ang kabataan ng pag-asa. Alam mo ba ang kahibaan natin bilang isang makata? Kahit kailan sa battle, hindi ako ng damay ng bata. Gamitin mo naman yung pinag-aralan mo, umaapaw ka sa kabastusan. Mag-ingat ka naman sa yung choices of words, teacher ka pa naman. Kaya ang maging magandang example sa kabataan, hindi mo ma-force. You're filled with shame and remorse. Graduate ng education sa URS but by respect still not yours. Okay. At shout out sa mga hila pababa mga huwad na lagi akong minimension pag nagsusulat. Napatunaya kong si Rapian, Blaser at Dats ay mga taong negatibo nung sabay-sabay kong sinwaptes ng burat. Sige na, sa inyo na yung mga bars-bars nyo, wala nang aagaw. Pero tandaan nyo na yung minamaliit nyong mababaw ang ipagmamalaki ng Rizalenyo balang araw. Wala akong pake sa nararamdaman mo. Kahit kapwa ko Rizalenyo, basta gago, kakanain ko. Patunay lang na kahit sino, haharapin ko. Rayan, yung request ko sa'yo, hingin mo. Itapat mo sa akin si Luxuria, lalaplapin ko. Naitala ko ngayong araw ang pagbagsak ng paras. History, dahil hindi na mararamdaman itong rough sa aking smooth victory. Salamat sa suportang tunay. Sana huwag kayong madadala. Good luck na lang sa atin, tol. Walang magbabago't mawawala. Tapusin na natin to para mag-inuman na tayo mamaya. Palakpakan naman tayo. Okay.
Tang inis. Yung okay. Wala ako masyadong okay, ano na natin. Pass forward na natin. Wala ako masyadong na-feel na mabibigat na bara doon sa round 3 ni Amanda. Yung rounds 2 and 3 niya same. So para sa pinakamalakas niya yung round 1. So 8 points pa rin to para kay Amanda. Pansin nyo naman, hindi na ako masyado nag-pause kasi nag-aantay ako ng mga malalakas na bara, pero walang dumating na ganong kalalakas. Kaya yun, nag-focus sa jokes, pero yung ibang jokes niya tinulugan. Yung ibang jokes naman niya tumuloy sa mga tenga ng mga audience, sa akin din. Pero para sa akin, ang layo ng agwat ng round 3 nila parehas. Kaya 8 points para kay Amanda. Sayang. 988 bali 1725, no, tama. So 30-25 in favor of Rafian all 3 rounds. Ayun lang yung masasabi ko sa round 3 ni Amanda. Medyo nakulangan ako. Puro jokes na hindi nasundan ng mga malalakas na haymakers saka mabibigat na mga punchline. Kaya ayun, Rafian round 3. So all 3 rounds Rafian 30-25. Judges, pakinggan natin. Ang laban, Rafian versus Amanda Baliw. One up tournament, the finals. Magingay, 7 beses pa para sa... Maraming salamat kay Daps Tavo para sa ating pang award, the trophy. Yo. Si Daps pinakamalapit. Saka kay Last 2 para sa ating logo ng FRBN. Sa lahat ng Lil Kick, sa Agat Passion, Apollo's Finest. Pagka na rin to. Sponsor clothing, ordinary clothing, sa Santos Mentality Coach. Pabli ng Pilipino clothing. Sa Pasig clothing. 1970 streetwear lahat. Type beat. Maraming salamat. Kita kasi tayo sa one ng tournament. Sunod. Pero, ang puto ng Urado! 5-0! Puta, 5-0 na naman. Sweep. Ang champion, Rafian! Yeah! First place, natin Amanda Baliw. Pero ayun, sweep na naman Rafian, pero all 3 rounds, tignan natin yung himay ng mga actual judges. Rafian! Call! Congrats! Mauna lang ako! Mista! Round 1! Manda! Tatukan round 1! So, kahit nakuha ni Manda yung parang may nirebat siya dun sa round 1, Rafian pa rin eh. Round 2, sinigil yung round 1 kay Rafian. Round 2, Rafian yun, malinaw, kahit panoorin yun. Round 3, ang last ni Manda. Hindi porket si Rafian nung nauna, malakas yung lupay ni Manda ng round 3. Hindi. Nakuha ni Manda yung round 3, na pahit yung tao. Kaso nga lang, sa totoo lang, hindi na ako nanonood nung round 3. Kasi nung round 3, sapat na yung pinakawala ni Rafian para basagin na yung round 3 ni Manda. Si Saki bias yan. Gusto niya manalo si Manda. Joke lang. Rafian talaga. All 3 rounds. Rafian. Okay, all 3 rounds. Nayi. Binoto ko Rafian. So all 3 rounds yun. Kaparehas natin yun. Si, hindi ko lang kung sino siya. Parehas natin yun ng boto. 3-0. Pero props pa rin yung Manda. Okay, ito rin. Sobrang solid. 3-0 din to. Kung sino man siya. Nung round 1 pa lang ni Rafian, tayo na pinakita niya na talaga iba yung style niya. Alam niya yung style ni Rafian na magpapatawa niya sa first day. Pero hindi nakikita niya ni Rafian. Kahit yung round 1 ni Manda, meron siyang naribat sa round 1 na yung round 4 na stage 4 na answer. Kuha pa rin ni Rafian. Round 1 and 2 pa lang Rafian na talaga. Pero yung round 3,
Uta, malala yung round 3 ni Rafian. Pero kay Manda Baliw, kuha niya yung pao. Balance eh. Bars, jokes. Napatawa tayo ni Manda. Pinapanalo tayo dun. Pero Rafian nanalo. Yo, Zaki. Binoto ko si Rafian. Round 1. Para sa akin, ang pinaka-weapon ni Manda is yung crowd tsaka yung jokes niya. Pero si Rafian, nasabayan din niya ng energy at syempre yung sulat, napakamalaman ng sulat ni Rafian. Sobra. Yung crowd reaction sa kanya, malakas din yung delivery niya, yung performance. Manda, ganun din. So para sa akin, yung round 1 lamang si Rafian sa content, sa bars. Yes, totoo. Si Manda, lamang siya sa style niya. Sa jokes niya, kumbaga master ngayon. Kumbaga, tayo yung round 1 na para sa akin. Yung round 2, umangat si Rafian, medyo humina yung energy. Yes, totoo. Ni Manda, medyo humina para sa akin. Si Rafian tuloy pa rin yung bars, nandun pa rin punong-puno, wordplay. Totoo. Round 3, parehas silang malakas dito, parehas silang malakas na round. Pero content-wise, lamang talaga si Rafian sa bars, sa content, yes, sa wordplay. Totoo. Punong-puno, kumbaga, bawat bar nandun lahat ng ano, tapos detalyado, madali maintindihan. Yes, totoo. Si Manda, ganun. Totoo yun, madaling maintindihan. Totoo yun. Nandun pa rin yung style niya, yung one-liners. Nandun pa rin, nabibenta niya pa rin yun, malakas pa rin siya sa crowd. Pero overall, battle-wise, Rafian talaga to. Congrats kay Manda, congrats kay Rafian. Yan, so next to, round 1, round 2, round 3. Overtime si Rafian, so lahat yung mga sumobra sa oras niya. Dinidak ko talaga. Round 1, nagaganda ng punto ni Manda. So kaya natin stylish, pero iba yung ano niya eh, pag approach niya sa comedy. Ang lakas yung punto. Tapos round 1 naman niya, okay lang naman yung mga bars talaga ni Rafian. Talaga malakas yung mga punchlines, mga wordplay, mga cut words niya. Pero natayo ni Manda. Round 2, ayun, rebat siya, in-expose na yung style na ginagawa ni Manda. Doon nagsunod-sunod yung mga suntok niya, yung mga punchlines niya, doon yung binila ko. Though, sobra pa din, pero yung kinat ko na yun, parang hinak na yun para makuha niya yung round na yun. Yes. Round 3, ayun. Halata namang overtime eh. Overtime si Rafian sa, lalo na yung round 3, sobrang haba ng round 3. Focus ni Rafian sa pag-expose lang ng ginagawa ni Manda. Hindi siya, okay, may malakas siyang punchlines, pero para kasing doon napunta lahat sa round 2 niya. Pero para sa akin, ang haba ng oras na doon, yung punto ni Manda doon na talagang alalakas talaga, katay ngayon. So, ang nakuha lang talaga sa akin yun sa round 2. Round 1, round 3, tayo yun. Minota ko si Rafian. Anak. Floating. Gogi, round 1 and 3, tinay ni Lux, round 2 Rafian. Okay, okay naman. May explanation naman siya. Yo, ang hirap i-judge, congrats sa RBN. Binoto ko si Rafian, binasa ko dito yung advance ng lines. Parang technology, mas advance yung linya ni Rafian kumpara sa linya ni Totoo. Manda. Mababaw yung kay Manda. Mas, totoo. Mas maraming dimensity yung ginamit ni Rafian dito. Mas maraming references. Kaya mas catchy yung linya. Hindi masyadong mababaw. Yung mga linya niya, kumbaga mas advanced, mas maraming ginibigay na suntok na ito. Kinim na gabi. So ayun guys, totoo yun. Yung sinasabi niya na yung bigat talaga. Medyo magaan kasi yung kay Manda. Pero ayun, another sweep na naman para kay Rafian, grabe. Yung kay Manda naman, yung last 2 battles niya, 3-2, di ba? Tama ba? Ay, hindi. Ewan ko basta, yung kay Rafian, yung tinutukoy ko pala na 3-2 si Blaser pala yun. Yung laban niya kay King Jeff tsaka kay Manda, 3-2. Yun pala yung tinutukoy ko. Pero ito si Rafian, grabe. Parang rounds 2 and 3. Sweep eh, 5-0. Yung round 1 lang kasi hindi nga siya sinipot. Tapos ngayon sa final, sinweep niya rin si Manda. So, napakagandang laban. Sobrang lakas ni Rafian dito. Sabi nga, advance
yung mga bara niya dito. Sobrang effective na mga haymakers niya. Naging effective naman yung mga jokes ni Manda, pero hindi yun sumapat para para matalo or matabunan yung mga nagawa ni Rafian. Kaya yun, congrats Rafian. Deserve, well deserved talaga yung ano, yung pagcha-champion niya dito sa FRBL. Sayang hindi niya dinefend. So, yun yung tanong. Bakit hindi dinefend ni Rafian yung trono niya as champion sa season 1? May season 2 tsaka season 3 na. Diba? Pero yun, congrats pa rin sa dalawa. Manda, congrats kasi nasa flip top ka na ngayon. Si Rafian, baka feeling ko lang naman. Feeling ko lumaban to sa Ahon. Diba? Kasi napanood ko yung vlog ni Flick G. Sabi niya, malapit na to si Rafian. Malapit na bumatil to. So, I think, Ahon. Mali mo, pagtapatin sila ulit. Diba? Rematch sila ni Zaki. Tignan natin. Si Arik lang makakaalam yan. Kaya yun. Congrats sa atin. Another tournament na naman na natapos natin. Even kulang ng tatlong battle yung FRBL. Kasi hindi nga nagsisipot yung mga battle MC. Pero okay pa rin. Ganda ng run natin dito. Ang dami ko rin mga bago nakilala. Shoutout sa mga nakilala ko dito. Siyempre Blazer, shoutout sa'yo. And sa FRBL mismo na nag-subscribe sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Floodway Rap Channel, maraming maraming salamat. So, season 2, i-review natin yan baka next year. Kasi focus ako sa mga non-tournament tsaka isa buhay 2020 ngayong December. So, I think 2023, umpisa natin yung season 2 neto. Saan yan? Tapos yung mga request nyo ngayong December, yung mga request nyo. Okay, so, ayun. Kita-kits tayo sa next video mga kumag, sa next battle review. So, road to 1K subscribers. Tulungan nyo ako doon. So, ayun. Kita-kits mga kumag. Peace out.